Powcast Sports. Oo, sa suportahan nyo, June 19, Aston Palicte. Natanda po natin, Aston Palicte versus Donnie Nietes. Nagkakaroon ng controversial na parang ang tingin ng karamihan is natatalo po si Aston Palicte. Ngayon naman hinahamon si magkakaroon ng rematch, pero kasi dahil si Nietes ay maganda yung loob niya, saka four-time world division world champion na four division, so binigyan niya ng pagkakataon na makalaban ng title fight si Palicte. So ito, nagpapasalamat pag manalo man si Aston ito sa laban niya sa June 19 against Yuka ng Japan. Pag manalo si Aston, dapat magpasalamat siya kay Donnie Nietes, kasi si Donnie Nietes binakante niya yung belt para lang makalaban kay Aston. Hindi na sila nag-rematch kasi inisip din ni para sa bayan din, pangit din maglaban-laban ng pareho Pilipino sa world title fight. So, inano na lang sa kampo ni Nietes na bigyan ng chance si Aston Palicte. Actually, nagpasalamat na siya. Salamat na pala. So, dapat lang kasi magandang laban din kasi yung nangyari nung kay dahil maraming nagsasabi na panalo si Nietes, pero tapos naman na yun. So, doon na tayo kay Aston Palicte, June 19. Yan. June 19 sa Japan. Malaki ba ang chance dito? Malaki ang chance kasi sa ngayon, si Palicte malakas, napakalakas ni Aston. So, si Yuka is galing, 3 division world champion yun, galing ng mini flyweight, junior flyweight, tsaka flyweight. So, ito kumuha din ng titulo si Yuka ng Japan na maging 4 times din na champion. So, hindi rin yun magpapatalo. Pero, sa weight tsaka height advantage is lamang kami. So, lamang po tayo. So, si Aston regular super flyweight siya. So, kayang-kaya niya yung lakas ni Yuka. Step up your game and subscribe to Powcast Sports now. Powcast Sports.